Magandang araw sa inyo, ito si Manjo. Ngayon ay nais kong talakayin ang Daikin Air Purifier. Ang purifier na ito kasi may kasama na sa humidifier. Ang humidifier nakakatulong sa kalusugan natin yan. Yung dry skin, dry throat, baradong ilong, colds or flu o allergy, ilan lang yan sa mga maiiwasan natin pag gumamit tayo ng humidifier. Unboxing na tayo. Tatlong air inlet ang pwedeng pasukan ng ipipilter na hangin. Meron dito sa gilid, meron pa dito sa harap, sa ilalim, at meron pa dito sa kabilang gilid. Dito nakalagay ang 4-speed electric fan. Impeller type ang blade ng electric fan na ito, kaya malakas itong humigop ng hangin. Tatlong filtration ang dadaanan ng hangin. Unang-una, dito sa dust collection filter, sasalain nito ang mga dust particles at PM2.5 o particulate matter na 2.5 microns o mas maliit pa. Dahil sa ito ay electrostatic HEPA filter, didikit ang mga particulate matter dito. Hanggang 10 taon, ang itatagal ng filter na ito bago palitan. Ito naman ang deodorizing filter. Dahil sa streamer technology na de-decompose niya at na-absorb ang mga odor. Pwede itong linisin ng vacuum cleaner. Itong deodorizing filter, ito ang ikalawa. Ito naman ang ikatlo, humidifying filter. 10 taon din ang itatagal ng filter na ito. At dito naman nakalagay ang silver ion cartridge. 10 taon din yan ang itatagal niyan. Ito naman ang tubig na nasa water tank na gagamitin natin sa humidifier. Dapat nakasarang maigi ito para hindi tumulo. Kaya ang hangin papasok dito, lalabas dito sa ibabaw, malinis na. Dito naman tayo sa operating panel. Power on. Automatic fan. Power saving.
anti-pollen, automatic humidity adjustment, speed ng fan, 1, 2, 3, 4. Ito yung humidity, kung imamanual mo, ito naman yung dust, PM2.5, odor. Ito, gumagana na yung streamer. Nasa 70% ang humidity natin. Automatic. Naka-automatic tayo ngayon. Tingnan natin kung madedetect niya yung dust at saka odor. Ito ang powder. Subukan natin kung magbabago ang kulay nitong dust, PM2.5 at saka odor. Ayun, no? Naging red. Na-detect niya yung dust. Itong PM2.5 para to sa mga small particles. Na-detect na rin niya. Naging red na. Ito naman ang pabango. Tingnan natin kung madedetect niya yung odor. Naging pula, nadetect din niya yung odor ng pabango. Nag-green na. Malinis na sa large dust particle. Nag-green na rin to, PM2.5. Ibig sabihin, malinis na sa particulate matter na maliliit. Nag-green na. Ibig sabihin, wala na yung odor ng babango. Naka-on na ang air condition at ang temperature ay 23 degrees. Ang humidity ay 60%. Ang ideal kasi ay between 35% to 60%. Mas mahimbing ang tulog pagka gumagamit ka ng humidifier. Pag sobrang taas ng humidity o yung tinatawag natin sa Tagalog na halumigmig, halimbawa, mas mataas pa sa 70%, ang pawis natin hindi nakaka-evaporate. Kaya ang pakiramdam, mainit, maanisangan, malagkit, at saka yung mga bakterya at saka virus, mas nabubuhay sila. Sobrang baba naman, halimbawa, mas bababa pa sa 30%, nakakaroon tayo ng mga pagdurugo sa ilong, dry skin, makati ang balat, makati ang mata, makati ang lalamunan, at saka yung mga sintomas ng colds at flu, nakaka-allergy, nakaka-asma, kaya nakatutulong sa atin ang paggamit ng humidifier. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si Manjo. Stay safe and God bless.